Hello guys, ito na po ang pagko-continue nitong ating pinagagawang bahay. Ayan po, natuyo na rin po itong mga hamba, pati po itong mga palitada ay mga natuyo na rin po. Nakita na po dyan na gumanda na rin po itong hamba natin. Bali, naglagay na nga rin po sila ng mga bakal dyan guys. Tara po at sabay-sabay po natin tingnan ang kanilang pagpo-flooring. Makikita nyo nga po dyan guys na malapit na pong matapos itong ating pinagagawang bahay. Ayan po at maganda na po itong ating flooring. Nagiging malinis at masinop na nga rin po itong ating bahay. Unti-unti ay nagbubuo na po itong ating pinapangarap na bahay guys. Pati po itong unahan na kwarto ay naploringan na rin po nila. Ayan po at naging malinis na rin po ang loob ng bahay. Bali, share ko na nga rin po pala guys itong naging problema ulit sa pagpapagawa ko ng bahay. Bali, makikita nyo po dito guys, ito po ang harapan ng aking bahay. Bali, ito nga guys, binilugan ko na yung part na yan. Pagtapos po, sinend ko sa nagagawa ng bahay. Para po makasure na dyan nga po niya ilalagay itong bintana. Bali, ito nga guys, nilagyan ko na siya ng instruction para po alam niya kung saan niya ilalagay itong bintana. Binilugan ko na nga rin po dyan guys para alam niya. Sa kasamang palad guys, hindi po ganyan ang nangyari. Ang bintana po ay nalagay niya sa gitna at ang pintuan naman po ay sa gilid. Bawal daw po ang makatagusan ng mga pintuan. Dahil nga po, ito po ang aking loob guys. Ayan po, makikita nyo po dyan na yung lagusan doon ay sa gilid, pati yung pintuan dito sa harapan. Kaya nga po, gusto kong mangyari ay yung pong pintuan ko ay gigit na ako para hindi naman po siya tagusan. But anyway, nga po, lahat naman po ay nare-resolvahan. Bali nga lang po, paulit-ulit at magastos din po dahil nga po titibagay na naman itong ating itong ginawa nilang hollow block. Bali, nung naulit na nila, ayan, naging okay naman na po siya. At ito na po ang naging result na ilagay na rin po nila ang hamba. At naging maganda na rin naman po itong ating bintana. Habang nagpapagawa po talaga ng bahay, hindi po talaga may iwasan na may magkakamali at magkakamali po sa pagkagawa. Kaya may papayo ko lang din po sa mga gusto pa pong magpagawa ng bahay, ipagkatutukan nyo po talaga ang mga naggagawa sa inyong mga bahay. Para nga po maiwasan itong ganitong pangyayari na kagaya po niya nang nangyari sa akin na binigyan ko na po ng instruction pero hindi pa rin po nasunod. Kaya po para less stress na rin po, less gastos na rin dahil nga po doble-doble ang mga materials na magagastos pag po paulit-ulit. Kaya ito na naman po ang aking katanungan. Sino naman po kaya ang dapat sisihin bakit po nagkakamali ng ganyan ang ating mga pinagagawang bahay? Kung nakarating po kayo sa dulo ng aking video, maaari po bang bigyan niyo po ako ng konting payo at ideya na rin po sa pagpapagawa po ng bahay. Salamat po.